pagunawa at pagkipapaliwanag, eh, ito ang naging sandigan ng ating pananampalataya. Ano ba ang ibahan ng pananampalataya ng mga iba? Ang basic pagkakaiba ay tanggap ng mga karamihan, tanggap naman ng halos lahat na merong isang Diyos. No? Halimbawa, yung mga born again, mga Kristiyanong sa Biblia lang nakasalalay, talagang naniniwala sila, ayun Diyos. At may Biblia ang banday dyan. Pero hirap na hirap sila at halos ayaw nilang pag-uusapan ang Santa Cruz. Okay? Kasi nga mahirap maunawaan eh, paano naging Santa Cruz. Alam niyo, sa pag-aaral ko, tingin ko hindi ganun kahirap. Kasi kailangan na natin tanggapin na ang espiritual ay iba sa material, una-muna. Ang espiritual ay iba sa material, una-muna. Pangalawa, kailangan natin matanggap na ang Diyos ay hindi talaga mismo lubusan natin na uunawaan. Bakit kahit na sinabi nga natin na tayo ay kawangis ng Diyos, hindi siya kumpareho natin sa uri. Diyos, saying yes, His divine nature, okay, is not our nature. Although, we are heir, inheritor, tagamana ng kanyang kaurian. Bagamat tayo yung tagamana, hindi natin lubusan na mana ang kabuuan ng kadiyosan. Bagos tayo ay mga hindi po tayo magkauri. Ang Diyos ang ating pinagmulan at tayo ang nilalang. Okay. God is our source and we are His creature. Okay? And we are not equal to God. Although we are not inferior, we are the pinagmulan at tayo ang epekto. Tayo yung una. Okay? Bagamat meron tayong minana, nagmana tayo sa pagkagod niya, hello, yan. Bagamat minana na atin yung kanyang existence, okay, hindi natin lubusan na minana ang kanyang kaunian. Okay, so, diyan po tayo ngayon magsisimula, no? Sa pagunawa ng Santa Claus. Nakalagay dito, the mystery of the Holy Trinity is the central mystery of the Christian faith and of Christian life. Okay. Mula dito, kasi kaya nga central mystery ang tawag dito, centro na pananampalataya. Mula dito sa sentro nito, lahat ng mga katuruan at katotohanan ng Katolisismo ay nagmumula. Ang pagpapadala ng anak ng Diyos, ng Ama, ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At yung nagpadala ay yung Ama. At yung pananatili ng banal na espiritu bilang gabay, yan ang espiritu ng Diyos. No? Pananatili ng espiritu ng Diyos sa bawat nilalang at sa kanyang kabuuan ng simbahan, the corporate body of the church. Hindi natin tumaaring maunawaan maliban na maisip natin o matanggap na ang Diyos ay talagang iisa ang Kurihan at tatlo ang kanyang katauhan. Sa theology, sabi nga ito nga ay isang tiwaga. Ano? At hindi lubusang maunawaan. Okay. According to the First Vatican Council, a mystery is a truth which we are not merely incapable of discovering, hindi lamang hindi natin maaaring matuklasan bukod sa divine revelation,
pagpapahayag. Pagpapahayag ng Diyos. So, kinakailangan ipahayag ng Diyos upang matuklasan natin gift, no? Handog biyaya sa atin at ang pananampalataya. Kung wala tayong itong handog ng biyaya ng pananampalataya, hindi natin mauunawaan at hindi natin kayang tanggapin. No? Kahit sa tingin natin, gusto natin tanggapin, hindi din natin marami po tayong pwedeng gamitin halimbawa dito. Marami tayong pwedeng gamitin halimbawa dito. Kasi kahit na pa ako minsan, yung mga ating nakakasalamuha, no? Halimbawa, marami tayong naging problema dito bilang deyo. Halimbawa, sa ating mga kapatid, mga Sikbano, no? Pagka nagpapahiya, pero yun makikita na bunga na agad ng ating tao doon eh, disoriented understanding. Kasi ang pagkakaunawa mismo nung pari niyo, nung makausap ko kayo niyo, ang pagkakaunawa niya is talagang sa pagkakahiwaga ng santatlo, ang santatlo ay tatlong Diyos pero ang hiwaga ay nagiging isa. Hindi niya nauunawaan talaga. Okay? Ang ibig sabihin, hindi naman tanga yung tao, dahil bakit na yung pare, ano? Ang ibig sabihin nun, wala yung gift of faith. Wala yung gift of faith. Dahil nakikita mo, hindi dalisay, hindi tunay yung kanyang pagkakaunawa sa Holy Trinity. Okay. So, bagamat hindi natin lubusang maniwaan, tada, hindi naman siya labag sa pag-iisip, hindi kontra sa pag-iisip, di ba? Ngunit, lagpas ito, mas mataas ang antas ng katotohanan ng hiwagang ito kaysa sa kakayanan ng ating pag-iisip. No? Hindi siya labag sa ating pag-iisip. Kaya nating isipin. Alam ko nga, pangunahan, pero sa tingin ko, sa pakiramdam ko, natatanging gift. Kasi sa Deo, naiintindihan natin. Pero sana, maintindihan na rin ang lahat ng Katoliko, no? Ang katotohanan tungkol dito sa santatlo, dahil ito nga ang buot ng pananampalataya. Kailangan ang Katoliko na niniwala na ang pinaka buod ng pananampalataya. Okay. Ngunit, makakagamit naman tayo ng mga figure of speech, mga halimbawa, para matulungan tayo na maunawaan. Itong victory na ito. However, tinuturuan tayo ng simbahan. Anong gaano kagadakila ang pagkakaiba natin sa Diyos, mas lalong malawak pa ang katotohanan ng pagkakaiba natin. Naintindihan ba niya? Ibig sabihin, kung isip na natin na ang Diyos ay sobra-sobrang taas, ang katotohanan ay mas lalong sobra-sobrang ang taas. Kahit doon sa level na naintindihan na natin. Okay? Mas malayo pa ang Diyos. Kaya nga, ang kailangan kapag pinag-aaralan o pag-aaralan natin, susubukan natin maunawaan ang santatlo, napakahirap po nito. Mga pangkaraniwang tao, hindi talaga maiintindihan. No? Dahil na kaya tuloy, ang pangkaraniwang katoliko, hindi nila pinapansin yan. Sabi natin, pariwalaan mo yan eh. Hindi naman kailangan yan eh. Hindi importante. Hindi. Dito talaga nakasalalay lahat ng ating ginagawa. Lahat ng pananampalataya natin. Kaya kung hindi mo nauunawaan, hindi mo natatanggap dahil hindi mo nauunawaan ang santatlo, mahihirapan kang maging tunay na katoliko. Mahihirapan ka. Okay? Kasi hindi, marami kang hindi mauunawaan tulad ng pagkakapatid natin. Hindi mo mauunawaan. Okay? Kaya nga, ang kailangan ko natin, ito ay ating pinag-aaralan o tatalakayin o iisipin, lubos na kababaang loob. Lubos na kababa ang Lord, na makikita natin kung gaano kababa tayo sa uri ng mga milita.
at gano'ng kataas ang lumika sa atin. Okay. Ang sa tatlo ay sa totoo lang ito na formulate ito mula sa banal na kasulatan. Lahat ng sabi nga niya, kung meron bang kasalanan na nakita ang tao, lahat na ginawa niya. Pero dahil sa panalangin ng kanyang ina, naligtas pa rin siya. Pumasok siya sa pagkapare, kinama niya sa pagkapare yung kanyang anak, namatay naman yung kanyang anak. So, siya yung natuloy hanggang sa mga nauna dyan, si Justin Martyr, na unang-unang pinagtanggol ang pananampalataya, ang kanyang ikinamatay ay pinagtanggol niya na si Kristo ay tao at Diyos. No? Na ang Diyos Ama at si Kristo ay Diyos Anak ay iisang. Ano? Si Kristo at tunay na Diyos. Siguro bago mag second century, si Justin Martyr was martyr dahil ayaw niyang bitiwan ang paniniwala na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ang mga tatlo ay pinagsalita. At sabi, ako ay naroon sa kalawakan, no? Sa kalawakan. No? At wala pa pong nililikha. Pero makikita po natin sa kasaysayan ng paglilikha na isinulat ng Elohista. Kasi tatlong uri po, tatlong pamamaraan ang pagsulat ng paglita ng mundo. Tatlong manunulat. Ang isa ay yung tinatawag nilang Yahwista. Nagsulat siya na si Yahweh, makapangyarihan, siya pinagmula ng lahat, siya nagpapasya na lilikayin ng mundo. Yahwista, isa. Yung pangalawang sumulat, yung Elohista. Ito mga ito, ang tawag nila sa Diyos ay Elohim. At dito natin makikita ang isang, kumbaga, clue, no? Na sa simula pa lamang, ang Diyos ay hindi nagpapatungkol sa kanyang sarili bilang iisa. Kasi ang salitang Elohim ay salitang more than one. Plural yon, plural. Kahit sino po ang magturo sa inyo, hindi po nila mapabago na ang salitang Elohim ay plural. Kasi ang singular lang po niyan is El. O yun ang maikli, El, Eloha. No? Kaya si Kristo, nung nasa... Si Kristo, nung nakabayubay sa krus, sumigaw siya, Eloha, Eloha. Okay, sabi naman, Elohi, Elohi. Sabi naman iba, si Elias, tinatawag niya. Di ba? Pero ang talagang ngayon na patunayan, ang kanya sinasabi, Eloha, Eloha, Ama, Ama. So, yung Elohim, more than one. Kasi may pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, pwedeng more than one, apatungkol. Pero ang makikita natin na patungkol sa kasulatan ng Elohim, at least dalawa. Bakit? Doon po nakalagay yung salitang kita'y lumalang ng ating kausap. Ayan. Merong kausap. Sabi naman ng tu- Pero hindi totoo yun kasi very precise ang salitang Hebreo eh. Ang salitang Hebreo hindi gagamit ng ganun na kami o kita'y lumika. Hindi siya gagamit ng ganun. At sa, ang banal na kasulatan ay sinulat sa Hebreo, ng unang bahagi. Feet are coming over the mountains. Merong isa na nahuhumaling ni Ibig doon sa isang napakagandang dumarating at nakikita niya. Eh, ang turo sa atin sa unang, nung ibang nagtuturo rito, sinasabi, ano lang ito, salawi kain. Salawi kain. Kasi, ang dating nito maraming ang karunungan ay laging pinapangalanan na babae. Wisdom is always represented as a woman by the name of Sophia.
Kasi yung salitang Sophia ay salitang Griego na nangangahulugan ang babae. Hindi ho yan yung Aramaic, Greek, and later on with Paul, some Latin. Okay. Ang nakakatuwa dito ay the Proverbs. Dito magiging maliwanag na maliwanag na may katuwang ang Diyos. No? May katuwang ang Diyos sa paglikha. At yung katuwang niya, ang tinawag niyang arkitekto. Tinawag niyang inspirasyon sa kanyang paglikha ng mundo. At yung inspirasyon na yun, nagsasalita na sinabi, ako'y naglalaro sa dalampasigan, sa kalawakan, habang nakita natin na dalawa na agad ang kung ano man ang ituturing doon, katakuhan. Dalawa na agad ang katakuhan ng tinuturing ng Diyos. At marami po pang na iba pang mga lugar na kung saan makikita natin na merong ama na patungkol ni Kristo sa ama, ha? At merong espiritu. The reference to a father is very, very obvious in all of scriptures. In the New Testament, there now comes in Egyptian. So, sa kanilang pagiging alipin, nabuo sa pamamagitan ng kanilang mga propeta yung kanilang pag-asa na darating ang araw na sila ay maliligtas. Halimbawa na lang, sa Egypt, ano, sila ay naging alipin sa loob ng mahigit na 400 taon. Ang tutuwa ako pagka naiisip ko yun dahil kumbaga yung bilang ng taon ng pagkakaalipin ng Israelita sa Egypto ay halos eksaktong kapareho katumbas ng pagkakaalipin ng Pilipinas sa Espanya. Halos pareho. Ha? Ang mga Egypto hindi mo namin nakauri, no? At ganoon din ang mga Romano, kumbaga na ang pagkakaalipin ng mga Israelita, katulad ng pagkakaalipin natin sa dayuhan. Kaya ako din siguro naniniwala din na ang Pilipinas, baka ang Pilipinas, totoo nga, ang Pilipinas ang Israel ng panahon ngayon. No? At ibang paksa yun na pwede natin pag-usapan. Okay, si Kristo ay ipinayag niya na siya ang anak. Siya ang Diyos anak. At maraming katuruan. At sa kanyang pagiging anak, ang patungkol niya ay ako at ang ama ay iisa. Walang maaari makarating sa ama maliban kundi sa pamamagitan ko. Walang makakakita sa ama kung hindi ang nakakita na sa akin ay nakita na ang ama. So, maliwanag sa turo ni Kristo na siya ang anak at siya at ang ama ay iisa. Okay? So, doon nabuo na, no? Meron ng tatlo. Yung pinagmulan, yung lumikha, ay merong ginamit na inspirasyon o modelo. Okay? At yung lumikha ay ang nagpadala naman ng kanyang sariling buong na anak para naman maging tagapagligtas. So makikita natin meron naman tatlong persona. Hindi po natin pwedeng tawagin nila lang. No? Kaya doon tayo. Kasi po ang tawag sa English, being. No? Being, essentia. Well, hindi ho nila lang being. Ang ama na siya ang pinagmulan ng lahat at siya ang kanyang ginawa ay tagalikha. Naging hari, tagapagtanggol ng kanyang bayang pinili, siya ang pumili ng bayan, siya ang naghubog sa kanila. So, ang tagapaglikha. At yung kanyang sariling anak na kanyang ipinadala, ang layunin din niya pinadala sa sariling anak ay upang iligtas ang kanyang mga nilikha. So, meron tagapagligtas. Yeah? At yung pangatlo na ay pinangalanan din ni Kristo mismo nung bago siya lubusan na umakyat sa langit na tinawag ni Kristo na Parakletos.
tagatulong. At anong gagawin ng tagatulong? Paliwanag, sinabi, na siya magpapaliwanag sa iluro at gagabayan kayo sa pagtupad ng lahat ng aking iniutos. So tatlo, tagalikha, tagaligtas, tagapagpaliwanag. Tatlo. At makikita din natin ang unang patungkol sa kanilang pagiging iisa ay doon naman sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang unang-unang bukas pa lang, wala dito yung Ebanghelyo ni San Juan at yung chapter 1. No? Siguro sabi niya dalawa lang yan. Pero nung binalikan niya, yung pangalawa ay kuha niya at ang referral doon sa pangalawa ay ang tawag ay Logos. Salita ng Diyos. Bakit tinawag na salita ng Diyos? And the word was made flesh. Kasi ang Diyos, sinugo niya. Sinugo niya. Agad niya sarili, no? Pero nagmula sa kanyang salita. Lahat ng nilikha nagmula sa salita ng Diyos. Kaya yung salita, ang salitang Grego, ang tungkol dyan, ang tawag dyan ay Logos. Salita. Maliwanag na naman uli sa salitang Logos, ang kasarian ng Logos ay lalaki. Lalaki. Hindi maaari yung meron akong mga nakausap na pare na sinabi, hindi. Ang Sophia at saka Logos, pareho si Kristo yan. Sabi ko, bakit babae yung isa at lalaki yung isa? Hindi, kasi alam mo, yung mga sinauna, wala sa kanila yung babae o lalaki. Lahat-lahat yan, pare-pareho. Ganun. Parang hindi siguro. Natingin ko lang, no? At makikita naman natin sa, ang tawag dun sa mga ganun magsalita ay ayaw na lang magpatagal ang usapan dahil hindi niya kaya, hindi niya naiintindihan eh. Kaya gaganan, hindi, si Kristo ang Logos, si Kristo din ang Sophia. Mag-ingat kayo dahil maraming nagtuturo ng ganyan. Sinasabi, at makikita po ninyo, sabi, Christ is God's wisdom. The Holy Spirit of wisdom of God is Christ. Nagsimula gamitin sa pagbibinyag ang bendisyon ng Santatlo. Nang kanyang ginamit na sinabi, ikaw binibinyag ako sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So tatlo, ang pagkabinyag ng Katoliko ayon sa Daydaki, kinakainangan ito ang dito naman ay kung maaalala natin, tinatasan din natin sa Nicene Creed, ano? Dito naman makikita natin ang pagkakapantay-pantay ng anak at ng ama, no? Hindi sila magkaiba, hindi mas mababang uri ang anak, hindi mas makapangyarihan ng ama, kundi sila ay iisa. Ano ang kalagay dyan? The only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial. So yung anak at yung ama, iisa. Iisa. Maliwanag po yun, no? Pero sabi nga na ang ama at ang anak ay magkapantay. Magkapantay. Okay. Sa katekismo ng Simbahang Katoliko, tungkol sa Trinity, ito po ang sinasabi. Okay? Sa paragraph 232 at 267. Dito po nakita po sa paragraph 239 yung salitang motherhood. Pero hindi dito nakano. Pero dito po kabilang na sinasabi na ang Diyos ay hindi natin dapat ituring na ama lamang sa antas ng pagkaama ng tao sapagkat ang pagkaama ng tao ay kaiba. Pagkaama ng Diyos ay kaiba sa pagkaama ng tao. Okay? Ang pagkaama ng Diyos ay kasakop, nakalagay, the second line. Ang pagkaama ng Diyos ay sakop ang kanyang pagkaina. At maaari natin ituring na ang Diyos ay ina. Sapagkat tunay na tunay ay ang Diyos ay isang magulang na walang kasarian. Ha? Kita niyo? So, dun pa lamang, huwag na kayong matakot.
Dahil yan, pwede na ninyong gamitin na quotation, mismong simbahang Katoliko ang nagsabi sa paragraph 239 na ang Diyos ay isang ama at isang ina. Maliwanag na maliwanag. Kaya iyon nagsasabing heretiko ang Deo sa pagturing sa Diyos bilang ina o sa pagsabi na ang pagka-Diyos ay merong pagka-babae o pagka-ina sa kanyang pagkatatlo, sinasabing heretiko tayo. Sabihin niyo sa kanila, Father, walang galang po, pakiaral lang po ang katekismo ng simbahan bago kayo magsalita. Okay? Kasi kailangan maawagin tayo sa ating mga kapatid na nagsasalita, meron silang authority, may supposition sila, pero mali. No? Sana kung may panang tayo, gusto mo nasabi kasi nahihino na ako sa problema ng simbahan. Kanina buong mga problema ng simbahan ang tinulakay ko ng kumpare, nagkakagulo-gulo sila kasi nga masyado ng kalala ang problema ng simbahan. Kaya kanina na inawita ko, ang problema ng simbahan ay gawa ng simbahan. At nagsimula ang problema ng simbahan noong ginawa nilang very loose at very lax. Ginawa nilang makunawain ang simbahan Katoliko, mapagbigay, mapagpilitaan na sino ay pwede natin i-welka na ang lahat ay pantay-pantay. Ang lahat ay pare-pareho. Second Vatican Council. Ang sinabi niya, isang tabi na natin yung pagkakaiba natin. I-focus natin saan tayo magkakaisa. Tanggapin natin ang ating mga kapatid. Kaya na ngayon, yung pagtanggap natin ang kapatid sa timbi ng pagbukas ng simbahan, yung tinanggap nila na yung homoseksual na pinabayaan ay matakot sa disiplina. Ako, ayaw na ayaw ko ng disiplina. Wild din ako eh. Pero tayo matakot kasi ang disiplina yan ang nalalabing bantay para sa ating moralidad. Sa sandaling hindi natin tanggapin ang disiplina, bali todo lahat, tayo ang sisirain. Isipin ninyo, si Lindion, idol na idol ko. Nakita ninyo? Puro demonic na pala kayo ng kanyang grabe. At inaamin niya. Nakakalungkot. Masyado na marami pang ano. Pero ang ganito eh, I'm sorry for the youth of today. I'm sorry for the youth of today. But siguro, dadating din yung panahon. Tinatanong na ngayon ng mga kapatid, bakit meron bang demonyo? No, patunayan mo kung meron o wala. Ando na. So, Ewan ko mangyayari. Pero mangyayari pa din, may matitira, may malalabi na mga mananampalataya sa Diyos na sila ang maiiwan, malalabi, at sila ang magpapatutuko na meron talaga ang Diyos. Kasi talo eh, talo talaga eh. Nakatabunan na eh. Mabuti. Nakita ninyo lang. Itong maganda, paano natin manlaman, ano, magandang tulong ito eh, yung nature and person, uri at katauhan. Yan ha, uri at katauhan, magkaiba po. Ang Diyos, ang kanyang kaurian ay divine. Diyos. Kanya, ano ka makapangyarihan? Ang Diyos ay walang hanggang. Lahat ng maisip natin na hindi natin kayang gawin ay kayang gawin ng Diyos ng walang hangganan. Walang hangganan. So, ang Diyos is a divine being with powers up to the absolute. Infinite. Ang ibig sabihin, infinite, walang hangganan na sakop ng karanasan ng tao. No? Halimbawa, ang pagkatao ng ama. Ang pagkaama ay sakop sa karanasan ng tao. Ang tao na nilalang nagkaroon ng karanasan na maging ama o magkaroon ng ama. So, kilala niya ang ama. Alam niya kung ano ang ama. Tama? Ganon din ang anak.
sinabing anak, ang anak ay may mga katangian bilang anak. Sumusunod, nagbabahagi, nagiging kaisa. Tayo'y naging anak. Nagkaroon din tayo ng anak. Alam natin naman, kilala natin, may mga anak. Diba? Ang banal na espiritu ay isang kaurian. Hindi katauhan. Gets? Mismo katikismo na ang nagsasalita na sinabi niya, yung ikatatlong persona, okay, ay banal na espiritu. Eh, ang pagkabanal na espiritu ay kaurian. Yan ay tumutugon sa katanungan ng karanasan ng katauhan. Eh ano pa ba yun? Bukod sa isang ama, isang anak, ano pa ba ang sakop ng karanasan ng sangkatauhan na may katangian ng katauhan? Ano pa ba? Bukod sa isang ama at sa isang anak? Eh di na. Wala namang iba na eh. At sa katotohanan, pagka nakita na natin na ang sagot doon sa sino yan, ina. Eh sino yung una? Ama. Sino yung pangalawa? Di anak. Eh sino yung pangatlo? Eh di ina. Nakikita natin, nabubuo yung ekonomiya, nabubuo yung pamilya ng kadyosan. Ano? Sa mga tuwid, ang pag-unawa ng santatlo, nagkakaroon ng kaganapan. Hindi natin sinasabing na katutulukan. Nabubuo, nagkakaroon ng kaganapan. Ang pag-unawa sa Diyos at higit sa lahat, ang kaganapan na yan ay nakikita natin tiyak na tiyak, match na match, pares na pares. Sa karanasan, kaurian, at pagkatao ng mga nilikha. Mirror image. Ito ang katotohanan natin. No? So, mahirap pong ipahayag ng hayagan. Pero manatili lang tayong tapat at umaasa kasi marami na rin pong mga katurukan ang medyo nagbabago ng konti. Halimbawa, ang konsepto po ng limbo. Sabi, lahat ng bata, na hindi na binyagan at namatay, hindi pupunta yan sa limbo dahil bakit naman paparusahan ng Diyos yan? Kung ang Diyos ay makatarungan, bakit paparusahan ng Diyos yung mga walang sanang nagawa? Nagtalo, pero yun, napari mismo, nagtalo-talo, sinabi, hindi, yan ang katuroan. Na basta't hindi ka nabinyagan, hindi ka pupunta sa langit. Medyo nagkagulo-gulo sila ngayon, di ba? Dahil, paano ba yun? Wari, yung mga taong hindi nila alam kung ano yung katolisismo, pupunta rin sila sa impyerno, ayun ang turo talaga. Katoliko, pupunta sila sa impyerno. Ano kaya yun? Sino? Meron mga medyo contradiction of faith. Na pagka sinabi natin, kailangan tayo ay mapagbigay, buksan natin ng pito na, according to the Second Vatican Council, pero paano natin bubuksan samantalang hindi naman natin pinapayagan makapasok yung mga tamado o yung mga ayaw pumasok, eh, kaya nga po ang tao dali niya sa kanyang kaharian. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao para makabalik sa kanyang kaharian. Ang pagtanggap ng kaligtasan ng tao, ang pagtanggap ng tao ay nasa sa tao, meron siyang kasarilan. Kailangan niyang tanggapin para siya ay makaroon ng kaligtasan. Kung ayaw niyang tanggapin, alam niya, hindi siya pipilitin ninyo ay sa pagmamahal. Kundi nakapatay na lang sa isang slave relationship or robot. Na hindi po pwede. Kaya po, hindi po pwede yung nilagay ngayon sa misa na ang katawan ng dugo na i-aalay para sa pero, again, hindi natin kinu-question yan. Sinasabi lang natin na may mga katotohanan noong araw na ngayon ay naliliwanagan na. At ito po patungkol sa kababaihan ng Diyos bilang
ang pagkakatawang tao ng ikatlong persona bilang kaganapan ng pagkatao. Dati nang tinuturo ito, 25, noong matagal po na pinagtalunan ang pagka-Diyos ni Kristo at ang kanyang pagkatao. Matagal pong pinagtatalunan yan, no? Yung hindi tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo ay sinasabi, eh ba't namatay? No? Hindi, nabuhay muli. Eh, paano mo nalaman nabuhay na muli? Eh, may mga testigo. Nasaan yung mga testigo? Oo, oh, mahirap kasi. Maaga na si Ben eh. Ano? Sa tindi ng pagtatalo, kakristyanuhan, nang tungkol sa pagkatao o ganap na pagka-Diyos o ganap pagkatao ni Kristo, alam niyo yung pinagtatalunan, isang letter kay lang. Homo ousios. Tao at Diyos. O homo i me ai. Hindi natin pwedeng sapawa ang Panginoong Hesukristo. Ayan, sabi, hindi, sa pagkatao ni Kristo, lubusan ang kanyang nagawa ng pag-aral na sarili niya sa kanyang sariling buhay para sa kaligtasan. Tama. Ngunit, kaakibat kasabay ng katawang taong Kristo ang katawang taong Maria. Dahil hindi sila magkaliw. Ano lang baga, ay noon nagpasya ang Diyos na maging tao. Ang kanyang pasya ay maging tao bilang ina at anak. Bakit? Sapagkat hindi maaari magkaroon ng anak kung walang anak. Maaari din naman, ginusto ng Diyos na magkaroon ng anak niya, na bigla na lang niya, parang susukarman, parang sa planeta, ano? Pwede naman, ay Diyos yun eh. Pero hindi yun ang kanyang ginusto. Tumingin tayo sa ginusto ng Diyos na ano, na makuha natin sa halimbawa na mismo na itinuro niya na ang kaligtasan ay daladala ng ekonomiya, ng katawan, ng pamilya, okay? Sa pamamagitan ng ina't anak kasabay. So ang Diyos bilang Ama ang nagpasya na ang Diyos hanggang antas lang tayo ng pagiging anak. Kuro tama, pero hindi yun ang kagustuhan. Kasi maliwanag ang kagustuhan ng Diyos na itaas ang antas ng karangalan ng sangkatauhan sa antas ng pagka-Diyos, hindi sa antas ng pagka-anak. Okay? Bakit? Bakit? Kasi ang nilabag natin, ang nilapastan ng unang mga magulang ay Diyos. Ang nilapastan ay ang kaurian ng Diyos. At nung sinaunang iyon, ang panahon iyon na itinatalaga ng kalinghaga ng unang magulang, ay ang kaurian ng Diyos na pinangangatawanan ng katauhang Ama. Ito niyo kung bakit mahalaga yung uri at katauhan. Okay? Kasi dyan nagmumula lahat eh. Dyan nagtatago lahat ng iwaga. Kung sino may gawa, kung anong ginagawa, kailang ginagawa, dyan nagtatago. Pwede na sabihin, hindi, ang Diyos ang may gusto ko, ha? Pero ang Diyos sa kanyang kaurian o ang Diyos sa anong kanyang katauhan? Ang naging tagapagligtas natin, nagbuwis ng kanyang buhay, ay ang Diyos sa kanyang pang-anak. Diyos na totoo. So ang ama din ba ang nagpapako sa cross? Hindi. Ang anak ang nagpapakos cross. Meron silang kanilang mga tungkulin na pinampanan. Hindi natin pwede sabihin, ang Diyos Ama ang nagpapakos cross. Pwede natin sabihin, ang Diyos ang pinakos cross. Yes. Ha? Nakukuha na ba natin? Ito ay, maselan ito ha. Ito, maselan na puntos ito. Kasi dito nagkakatalo-talo lahat ng pangunawa. Kaya pwede natin sabihin, ang Diyos ang naglalang sa anak, bilang anak, bilang ina. Pinanganak ba si Kristo ng Diyos Ama? Hindi, hindi. Paliwanag eh. Kaya, si Kristo, Diyos na totoo. Diba? Anong uri ni Kristo? Diyos. Sino si Kristo?
dalawang persona ng isang tatlo. Sa pagkagiging tao, sino si Kristo? Anak ni Maria. Sino si Maria? Ina ni Kristo. Ano si Maria? Ano si Maria? Tao. Paano nagkaroon ng anak na doon? Ede, kinusto ng Diyos. Mas madali kaya gustuhin ng Diyos na magkaanak ng Diyos ang tao lamang na si Maria? O mas madali kaya ang Diyos ay maging precision what the nature or essence of God consists of? Since He is absolutely unique and by definition beyond our ability by reason alone. However, Christian tradition has affirmed several things about God's nature. Ano po yun? Ito ano po yung uri ng Diyos? Unang-una, simple lang. Ang Diyos ay simple. Unity, simple, simple. Hindi po siya madami, hindi po siya komplikado, hindi siya madami part. Simple lang. Bakit? Ang Diyos ay Diyos. Simplicity, hindi niya maaaring lambagin ang kanyang sarili. Bakit lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Sa mga katuwid, kung mabuti ang lahat ng ginawa, siya ay mismo kabutihan. Siya mismo ang kabutihan. Kaya hindi siya maaaring maging kasamaan. Perfect. Wala siyang kahit na anong kakulangan. Ang Diyos ay perfect in every way. Hindi nagkakatakit, hindi nalamatay, hindi nakakalimot. Ito nga ako, mga parang ako. Perfect in every way. Walang patungulan. Infinite. Hindi nagsimula. Walang simulain at walang katapos. Wala siyang nakaraan, wala siyang katapos. Ang lahat sa Diyos ay ang presensya. Ngayon lang. Ngayon. Kaya po, palagi natin pwedeng balik-balikan. At sa ng Diyos, ito mo ano eh. Kung taong ganun na tayo yun. Noon lang natin nakita yun. Pero ito sabi, nakatatak na sa Diyos yun, yung simulat ko muna pa. Hindi yung stability, yun nga, hindi pwede nagbago. Wala ka nang pwede na i-improve, no? Kabutihin, pagalingin, pabawasan, nagdagan, kailangan. Kung ano siya, yun siya. Kung ano ang Diyos, yun yun. Yun yun, wala na. Eternity, walang hangganan. Siyempre, ang infinite, lahat ng infinite, eternal. Hindi lahat ng eternal infinite. Yes? Okay. Exist. Ang Diyos ay Diyos. God is. Hindi natin pwede sabihin may dahilan, kung kayo natin mula, may natin ginawa, hindi pwede. Sabi nga nito, Thomas Aquinas, ano? Ang Diyos ay kaakibat ng being. Kaya nga palagi tinatanong pa ng kinta, ang sabi niya, ay sinasagot niya nung bandang huli, lalo na dun sa kanyang trial, kapag sumagot sa kanya, sinasabi niya, ikaw ang nagwita, ako nga. Ako nga. Mismo si Kristo nagpahayag, I am. Pagka sinasalba yung mismong katagak na iyon ng Hebreo, I am. Ibig sabihin, siya ang Diyos. I am that I am. Exodus chapter 3 verse 14. Okay. Itong distinction and relativity. Despite the absolute oneness of Godhead, the persons of the Trinity are truly distinct. Ayan. Yung katauhan ay talagang iba. Ang ama ay hindi anak. Ang anak ay hindi ama. Ang anak ay hindi ina. Ang ina ay hindi ama. Magkakaiba sila katauhan. Pero iisa sila kadyutan. Okay? Distinct po sila sa kanilang pagkatao. Makatuwid, ang kanilang gawain ay distinct din. Dito nakalagay, Father, Son, and Holy Spirit ang hirap gamitin yung salitang person kasi
ang common denotation of person is human. Whereas yung person in the connotation of God, in the sense of God, is the qualities. Okay? The qualities of personhood. Characteristics of personhood. So, in the sense of yung katangian ng katauhan, talaga sila ay magkakaiba. Nasasabi pa nga magkakahiwalay. So, pag sa English, ang ginagamit ay separate. No? Magkakaiba ang kanilang ginagawa. No? Magkakaiba din ang kanilang gawain. Okay? Ang ama ang pundasyon. Kapag siya ang haligi. Siya yung foundational principle. Siya yung simulain ng lahat. No? Bagamat walang simulain ng lahat, meron lang pundasyon, kapag haligi. No? Ang ama ang haligi. Mula sa ama, ang Diyos ay kaya begotten, not made. Begotten. Di ba may mga pulis na begotten? Pagka general, begotten. No, ako, hindi na katayo na matagal kasi begotten. Begotten, ibig sabihin, pinagmula. Nagmula, generated. Generated. Kumbaga, inihinga niya, yung hininga niya, naging totoo. Okay. And the Son stands in relation to the Father as a generated. Parang generator. At pinagdaro yung generator, yung lumalabas, elektrisidad. Yung elektrisidad nagmula sa generator tulad ng yung anak nagmula sa ama. Parang ganun din. At palagi kong kinangarito na yung araw. Yung sinat ng araw nagmula sa araw. No? Okay. The Spirit is not begotten but proceeds or inspirated from both the Father and the Son. Inspirated yung actually ang sinasabi ng Kuro, ang Spirit ay yan ang pag-ibig ng Ama sa Anak at ng Anak sa Ama. Yun ang paliwanag na inspirated. Yung diwa ng pagmamahalan ng dalawa, dahil sila ay perfecto, ay nagiging isa pang hiwalay na katapusan. No? Medyo mas mahirap maintindihan. Pero sa akin, mas madaling maintindihan ay ganito. Yung foundational principle, hindi naman inanak. Kung hindi, dahil nag-ibigan ang kanilang pag-iibig, pag-iibigan. Nakakatawa yun na kanito kanina ng YouTube. Eh, dalawang bata, parehong naging magkaibigan ng magkapitbahay. Magulang, magkapitbahay, ay pinasok sila sa daycare center. Sunod na ito sila natin. Dati yung babae, yung anak, 3 years old lang. Eh, nagustuhan naman yung 3 years old yung bata. Sunod. Kaya sabi ko, napaka-weird naman ito. Pagpigyan ko na kaya. Hanggang sa naging magkalaro sila, hanggang sa tutuwan man yung mga magulang, pinakala sila sa pasyalan, sa bahay. Pinasok nila sa the same school. Doon naman sa Amerika kasi public school na usap nila doon yung neighborhood. Tunda sila. Pero, sa beses, nakita yung kaibigan ng babae. Nagkahiwalay sila siguro mga 9 or 10 years. Yung cellphone ng kanyang kaibigan, nakikilukas yung pangalan ng pinak, ng lalaki. Sabi niya, kilala mo yan? Oo, sabi niya, bakit? Eh, kaibigan ng kaibigan po ang nagkatalang text. Binigay sa kanya yung number. Binigay pa lang kina. Diba, hi, how are you? Tutuwa naman. Eh, sino? Noong pagka-graduate na, yung lalaki, inibita niya, sabi niya yung babae kung pwede
itreat na ito ay surprise. He traveled across the states para lang nag-date sila. Nag-date sila doon sa kanilang old preschool. Sila matindi na palagi nakikita. Di ba? Kahit iwalay sila for long periods of time. Parang natuwa ako na meron palang ganun pagmamahalan. Meron palang ganun pag-iibigan na mapamod yung tao may ganun. Kahit hindi sila nakikita, kahit hindi sila nagkakaugnayan, nalalaman ng isa't isa na sila ay nagmamahalan. Naisip ko din tuloy kasi siguro ganun ang pagmamahal lang ng ama sa ina. Yung Diyos Ama at saka yung Diyos Ina. Ganun siguro katindi ang pagmamahal nyo. Hindi nila kailangan katulad natin, kailangan mag-set, kailangan mag-set. Pero siguro yung pinakamagandang uri ng pagmamahal. Kaya kung gano'ng kaganda yung uri ng pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Ina, ganun din kaganda yung naging buo. Naging tao yung kanilang pag-ibig. At ganun kaganda yung tao yun. Nang walang kasamaan sa kanyang katawan, walang kasamaan sa kanyang katawan. Bagkos, ang laman ng kanyang pagkatao ay puro pag-ibig din. Kaya sa kadakilaan, sa tindi ng pag-ibig na nilalaman niya dahil sa pag-ibigan ng kanyang kamat niya. Ganun din siya na ibigay din niya ang buhay niya para sa atin. Diba? Ganda. Natuwa ako na kahit na ganun halimbawa, naibigit ko pa nahanapan pa rin ang connection. Natatawa lang ako sa sarili ko kasi parang halos lahat na yata nakikita ko lang ng Panginoon. Nakatuwa. Okay. Ngayon, magkakapisan, magkakaisa. Bagamat may ginagawa ang isa sa kanyang katauhan, kapisan pa rin niya ang kanyang kapisan. Kaya, nasabi na dun sa katekismo na, kung ano ang pagkaama ng Diyos, siya rin pagkaina niya. Ngayon, dito tayo napaka magmahal. Sapagkat, kung ano ang pagiging magulang ng Diyos sa atin, ganun din ang pagiging kapatid. Ako ano? Kasi mula dito sa Santa Cruz, dito nagmumula lahat ng katotohan ng ating panagang pagkakaya. Siguro, masasabi natin na pinakamapalag na ang Katoliko. Kasi sa Katoliko, liwanag ang pumatutunan natin ang araw ng Santa Cruz. Sa tingin ko yan ang biyaya na binibigay sa atin ng ating pananampalataya sa Santa Cruz. Iba. Ibang pananampalataya kaysa sa iba. Wala silang ganito. The term ontological trinity refers to the inherent trinity, reciprocal relationships of Father, Son, and Spirit to each other without reference to God's relationship to creation. It is God as He exists in Himself. Okay. The economic trinity, on the other hand, refers to the acts of the personal assembly in the relationship to the economy of creation. The economy is to the kamuhana, lahat na kasalalay sa ekonomiya ng Trinidad, ng Santa Cruz. As is the act of God in the lives of the people of the family. Pagpapahayag ng presensya ng Santa Cruz, katulad ng pagpapahayag
ng presensya ng Diyos sa buhay. Kailangan natin daw maunawaan na yung katotohanan ng Diyos ay maramdaman natin, maranasan natin, sapagat siya ay laging nasa sa atin. Papayag sa atin sa bawat sandali, sa maraming aspeto ng ating buhay. In theology, the term appropriation is used speaking of different persons of the Trinity. Pero kasali rin. Okay? Kasi Diyos. Hindi kasali sa pagkatao, kasali sa pagka-Diyos. Huwag na natin masyadong pag-aksaya at pag-aksaya. Okay? Basta't ang presensya ng Diyos ay nandyan. At pagka nagpatungkol tayo sa Diyos, ang Diyos ay iisa. Iisa. Bagamat sa kanilang gawain, sa kanilang pagpapayag, sa kanilang pagpaparamdam, ay kikilalanin nila natin sila sa kanilang pagkasino. No? Pagkatao. Halimbawa, sa banal na kasulatan, yung bagong tipan, mga kasaysayan ng kaligtasan, ay kinikilala natin ang Panginoon sa Kristo. At narapat talaga, pagkat ang Panginoon ang talapagligtas. No? Ayun, sa mga bahagi na paglikha, sa bahagi ng mga itong nga nahaharap natin na pagsubok sa ating inang simbahan ay mas mataas na ang kailangan nito na intervention, no? God himself, the Holy Spirit himself must take charge. Okay. Doon sa appropriation and Trinitarian works dito, the terms we use in appropriating certain traits to the persons are not arbitrary. They are taken from data of Scripture. When you send your spirit, they are created. Yung sa tasal yun. Not one spirit, in the heart of the faithful, and in the kingdom of the power of your love. Send forth your spirit, and they shall be created, and you shall be the faith of the Lord. Spirit, alam natin, napapayag tayo na ang Panginoon Spirit ay nasa sa atin na ang indwelling of the Holy Spirit, ang siyang patuloy na binabago tayo mula doon sa ating pagkamakamundo, pagkamakamaterial, pagkamakasarili. Ang banal na Spirit ay na nasa sa atin, ang tumutulong sa atin para patuloy tayo makapagbago mula sa ating pagkasarili bilang tao, misto ng tao nasa mundo, patungo sa katauhan ng ina. Hindi natin pinupwera ang katauhan ng anak. Kaakibat po sa Diyos ng anak, kaakibat ng katauhan ni ina sa pagtulong sa atin, sa patuloy na pagbabago ng ating buhay at katauhan hanggang sa tayo'y maging kalituran na rin ng Diyos. So siguro doon makakakuha na naman tayo ng konting patsusok sa ating gawain na Kristiyano, Katoliko, na talagang alam natin at iba niya ang Ama. Okay, so that being said, there are certain special acts of God that are proper to each of the three persons in a unique sense. Ayun na, nasabi na natin, ano? One with the Trinity, by the Trinity, but can be said only of one anak ng Ama at magkatawang tao bilang tunay na tao dito sa mundo. Ang anak lamang ay ang magkatawang tao. Okay. Ang Ama ay hindi nagkatawang tao. Okay na lang. Iyan ang turo ng inang simbahan. No? Makikita natin, halimbawa, ang Espiritu ay nagmumula sa Ama at sa Anak at pinadala sa simbahan. Kaya nga ang Espiritu ang siyang kaluluwa ng simbahan. Tulad ng sinabi ng Pope Leo XIII and Pius XII. Okay, the Holy Spirit is the is the life, the vivifying element of the church. Kaya nga sabi, ang Santo Papa, pagka na bumuto siya, napipili, ang Banal na Espiritu ang pumipili. Paulit-ulit na lang.
dito natin na okay, natakin natin lahat yung basic, ano? Makakabilo lang yung mga energy, meron, expression. At anyway, gusto ko lang, gusto ko lang sabihin na kailangan po itong paksa ng banal na sangkatlo ay patuloy natin pag-aralan. Kasi hindi po maaari isang oras, dalawang oras, eh alam na natin ang lahat. Samantalang ang mga nag-aral ng teolohiya na ngayon ay pinagtatalunan kayo. Hindi po tayo pwedeng na hindi natin pwedeng angkinin na tayo na unawaan natin ang lahat. Samantalang hanggang ngayon eh nagsisikap pa rin ang mga pantas ating pananampalataya na maunawaan ang banal na sangkatlo. Kapalad tayo sa ating pananampalataya na tayo ay meron itong hiwaga na ito. Meron tayong hiwaga na ito. Kasi nga, nagsisiping hindi lang inspirasyon kung hindi gabay sa ating pagsasaayos ng ating mga sarili sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, sa ating paggalaw dito sa mundo. Kung tayo'y maging katulad din ng Santisima Trinidad, ng tatlo, na siya ay isang pamilya, isang social unit, no? Ama, ina, anak, no? Eh, magiging maayos ang ating buhay. Sa mga pagkakataon ngayon, yung ating pagpapahaya tungkol sa mahal na ina, unti-unti po natin pag-aralan kung paano natin maipapahaya siya bilang ito, no, bilang kaganapan ng pananampalataya, bilang pagpapalawa ng pag-unawa ng sangkatauhan sa banal na sangkatlo. So, hindi po upang pangunahan o sapawan ang Panginoon Hesus Kristo, no? Hindi po upang pangunahan ang katuruan ng inang simbahan, hindi po upang palitan ang simbahan, hindi po. No? Marami pong pangyayari na naganap sa loob ng simbahan na meron pong mga biniyayaan ng Panginoon Diyos na kakayanan ng mga makaunawa ng mga nais ipaunawa ng Diyos at maipahayag. Halimbawa, maipahayag ang mga kailangan matutunan ng mga tao bago pa mangyari. No? Kaya nasa sa atin din po yun. Hindi natin kinakailangan, hindi tayo kailangan magpag-away, magpag-talo. Sapagat ang paksa tungkol sa pananampalataya ay hindi isang bagay na pinagtatalunan. No? Kung hindi isang bagay na pinagdarasalan at pinagtutulungan. No? Nag-aambag-ambag na awak ng bawat isa ang ating, hindi lamang ang kaalaman natin, kung hindi ang ating pagtanggap ng pamamaraan na paglapit sa Panginoon Diyos. Na iyan paglapit sa Panginoon Diyos, iyan ang kaisa-isang layunin ng bawat nilalang. No, kahit sino ka pa. No? Kaya bilang pagwawakas, siguro, kung nag-iintay tayo sa pare, siguro, maglaan tayo ng konting sandali. Kasi po, masyadong malala ang inang simbahan. Malala po talaga. Naman po ngayon, sinod na sinimulan, nangyayari na puro sinod, sunod-sunod ang ginagawa. At yung sinod na yan, dyan kumukuha ng ituturo sa buong simbahan. Para bagang sinasabing ano na nangyari sa mga dating katuruan ng simbahan na pinaiira dahil sa pinagkasunduan ng sinod, pwede na pa palitan.
So, nakakalungkot. Nakakalungkot. Ewan ko, bahala pa natin kayo, no? Kanya-kanya din po kasi niya, no? Ako, sa akin, nalulungkot ako dahil na tuntua ka ako eh, nung nahalal si Pope Francis. Nasa tingin ko, napaka-kapagkumulang tao. Napaka-makatao. Pero ngayon, parang ako ay nagkakaroon ng agam-agam dahil karamihan po ng mga kaparihan na namumuna sa panggugulo ngayon at paglilika ng madaming mga bagong, panibagong mga mungkahe, panibagong mga pagtingin. Yung isang araw eh, yung isang paaral ng universidad ng mga Eswita eh, pinagbawal makapagsalita ang isang professor ng Jewish theology. Nakakalungkot kasi madami na po ganyan. Jesuit universities din eh parang nauuna pa yung kanilang malakas yung kanilang justification ng homosexual presence in the church. Yung gustong-gusto ko pakinggan na napaka ganda ng humor na eh. Father James Martin, the Jesuit. Kaling ng humor, kaling ng timing, perfect. Isa siya doon sa mga nagpo-propose ang homosexual agenda. So I ask you to pray for the church. Let us pray for the church. Because the church is now in a very deep crisis. The church is facing a serious challenge to the authority of the papacy. Maraming obispo nagsasabing panahon na upang magsalita si Pope Francis. Yung patuloy niyang pananahimik sa harap ng akusasyon na kanyang ibinalik sa tungkulin ang mga tinanggal na kaparihan at mga kardinal dahil sa paglabag ng maraming mga patakaran, ayaw niyang sagutin. So, magkakaroon talaga ng malaking problema. Hindi sa tayo magkakaparti dyan. Kakaya sa pare. Ano di ba? Hindi na lang tayo ng pasensya doon sa pare. Hindi natin alam na may parte. So anyway, pagkasalan po natin. Pagkasalan po natin. Sana po tayo naman, matuto tayo magdasal ng time-time. So, kumisa kasi, nangihinayang tayo sa panahon natin. Ako din eh, ganun din. Pero let us pray for the church. It is the hour of grave and serious threat. Pero meron po magandang pag-asa siguro na bagay wala na ako siguro, pero sa loob ng 30 taon, meron pang itayin, may prediction na itong Pilipinas ay mamumuno sa isang malaking bansa na bubuuin ng lahat ng mga bansa sa Southeast Asia. Magkakameron daw ng isang Commonwealth of Nations, yung ASEAN gagawing isang bansa sa ilalim ng pamunuan ng Pilipinas sa simula. At ang bawat bansa ay magiging federal state. Pagka nangyari kasi yun, magkakaroon na halos 2 bilyong tao rito. Magiging economically at par with the US and China. Hindi natin kasama ang Japan, pero kasama Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, Laos, Cambodia, Vietnam, tayo. Hindi. Singapore, Australia, hindi kasi kita eh. Ang Japan yata wanted to be a parang consultant member. Pero pinaklamo na. Okay, meron po ba kayong katanungan tungkol dito sa Trinity? Tinanggal ko na lang yung last 4 slides kasi
nakaka-complicate lang ang mga appropriations, allocations. Nakakalito pa eh. Ang sabi lang doon sa bandang huli, sabi, ang lahat ng mga ito, matatanggap natin kung meron tayong kababaang loob. Kasi kung wala tayong kababaang loob, patuloy natin tatanungin kung bakit, hindi natin matatanggap. Ang mga hiwaga, matatanggap lang natin kung meron tayong kababaang loob na tinutulungan tayo, matatanggap, hindi natin lubusan na uno. Yun lang yung magkatuloy. Nasabi, tanggapin natin kasi yan ang katuroan ng simbahan. At kung hindi natin matanggap yan, meron tayong pagkumataan, hindi tayo maliliwanagan. Pero tayo, pwede natin tanggapin kasi nakita na natin yung susunod na kabanata. Nakita na natin yung pagpapahiwating ng ikatlong persona. Ano? Yun lamang pong pagkatao yung sinabi na katuroan dito na ang Diyos anak lang ang nagkatawang tao. Medyo mahirap ng konting tanggapin dahil kasi sa banal ng kasulatan, maliwanag at least na may nakipagpuno kay Jacob sa Mamre, may nakipagkita at nagpahayag kay Abraham na magkakaanak siya. At least yung dalawang yun, si Melchizedek, si Elias na umakyat sa langit, hindi namatay, kinaon ng karuhan ng Biblia, di ba? Bakit pa nilalagay sa banal na kasulatan yung kundi totoo? Ang isa pa ay yung pagkakit sa langit nang hindi nakasumpong ng kamatayan. Maturan doon, ang pakinuhay sa Kristo lang, ang mahal na ita. Kaya hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin yun. Pero, meron din iba na umakit sa langit na hindi nakatikip ng kamatayan. Marami pa nga tayong dapat maunawaan. Marami pa. At isa pa ay bilang babala sa mga taong katulad ko na nahiling magtanong, dapat huwag natin kalimutan at dapat huwag ko din kalimutan na kailangan din tayong sumusunod sa inang simbahan. Kasi kung hindi tayo sumusunod sa katuruan ng inang simbahan, mas malapit tayo sa kapahamakan. Dahil ang inang simbahan ay binubuo ng banal na kasulatan, ng mga buwis, ng dugo, ng mga martir, mga pag-aaral, ng mga pantas, ng mga banal, napakadami. Daang libo ang mga marurunong, mas marurunong pa sa atin. Mas malalalim pa ang pinag-aralan, mas matayog ka naman. So, hindi siguro nararapat na sabihin natin, mas marunong tayo sa kanila. Eh, ganun kung minsan tayo, lalo na tayo yung mga mahiling makipagbalit ang tangan eh. Ah, pagka madibatid lang eh, no? Pagdasal natin na huwag sanang mawala yung ating kababaang loob na makatanggap pa rin tayo ng katuroan mula sa ilang simbahan na sila ang mas nakakaalam ng mga bagay-bagay. Bagamat, siguro sa kabilang tako, huwag din tayo matatakot na kapag minsan meron tayong nalaman o meron tayong nalinig na bayan ng Panginoon, huwag din naman tayong matatakot na magbayan o magbahagi. Ibabahagi natin. Na kahit mahirap po na talaga, mahirap. Kahit na sabihin kong ayoko na magsalita, ayoko na magpaya, pero kung dumadating at dumadating, sabihin mo magsalita, ipahayag mo ito. Ganun na, kailangan tayo maging, kailangan din natin maging kasimulin. Okay, wala na. Meron ka
pa iba? Meron ka tanungan? Okay? So, meron pa tayong 6 minutes. Pwede po bang gamitin natin namin yun? Halimbawa, sa pagpapahayag na tungkol sa ikatlong persona ay isang babae. Kasi nandito nga po na sinasabi, he is neither man nor woman, and it also transcends human fatherhood and motherhood. Pwede po ba namin gamitin yun, yung CCC239? Pwede, pwede. Dapat niyang gamitin. Po, since na nandito po yun, ano po ang talagang paliwanag ng simbahan doon sa motherhood and fatherhood? Iniiwasan nga eh, para hindi magkaroon ng kaguluhan. Eh, bakit po nalagay dito? Sa CCC, kung hindi nga. Kaya nga, hindi nga nila ine-emphasize yan. Hindi nila binibigyan ng media para hindi magkaguluhan. Hindi maroon ng pakita. Ito na si Father. Thank you po.